Eh ano naman kung retokada? Yan daw ang say ng 29 na taong gulang na si Dean. Dahil kung bibilangin, sumailalim na raw siya sa 21 cosmetic surgery at treatment. Kung susumahin nga raw ang kanyang nagastos, umaabot na ito sa 1.5 million pesos. 17 taong gulang daw si Dean ang sumailalim sa kanyang kauna-unahang surgery. Ang una niyang pinagawa, rhinoplasty o pagpapaayos ng ilong. Hindi naman ako sobrang pango talaga na ano, cute yung nose. But, you know, asara ng mga tito, tita, ganyan. Then, tuloy, when I was a kid, so nagkakaroon ng mentality na parang, maliit ba yung nose ko? Ang ginastos niya para sa rhinoplasty, 25,000 pesos. Malaking halaga lalo pa sa kagaya niya na estudyante pa lang noon. Sino ba naman ang hindi daw nag-aasam ng whiter skin na pang-commercial lang dating? Kaya ang sunod namang pinaggagastosan ni Dean, gluta pills at kalaunan, gluta IV drip para mas mabilis daw ang epekto. Nagpa-permanent brows na ako, eyeliner, permanent lip, tint. Ang naubos ni Dean sa permanent makeup, 80,000 pesos. Pero barya raw ito kung ikukumpara sa ginastos niya sa pagpapalagay ng veneers para ma-achieve ang perfect smile. Umabot sa 250,000 pesos ang binayaran ni Dean. Partner, imbis na mapangiti, mukhang mapapangiwi pa yata ako sa presyo. Panganay sa tatlong magkakapatid si Dean, noon pa lang daw, na ikukumpara na niya ang kanyang hitsura sa iba. Parang na-conscious lang sa sarili ko, parang bakit batang negra ko, bakit parang wala, talagang napapangitan ako sa sarili ko before. Kahit na hindi nakapagtapos ng kolehiyo dahil sa hirap ng buhay, nagsumikap si Dean sa pagtatrabaho hanggang sa nakapag-ipon siya para makapagbukas ng sariling beauty salon. At dahil pagpapabeauty raw talaga ang hilig niya, kalaunay nagbukas naman si Dean ng aesthetic clinic kung saan nakilala siya bilang isang microblading technician o yung gumagawa ng semi-permanent brows. Sabihin nila, bakit nasa field ka ng ganyan tapos yung itsura mo hindi presentable? Matapos ipanganak ang kanyang ikalawang anak, dito na raw siya nagsimulang makarinig ng hindi magagandang komento. Tatanungin nila ako sa age ko, ganyan. Ay, akala ko nasa 30s ka na. Kasi nga, ang tinuturoan ko medyo may mga professional din, mas matanda sa akin. So ako affected naman ako. Mukha na akong 30s. Mukha na ba akong 30s? So tatanungin ko sa sarili, nasa 20s pa lang ako. Kaya nag-decide ako na, I have to do something na. Kaya naman itong nakaraang taon, kinarir ni din ang kanyang balik alindog program para sa kanyang face. Nagpa-injection siya ng jaw slimming Botox para lumiit ang kanyang mukha. Nagkakahalaga ito ng 18,000 pesos. Isinunod naman ni Dean ang lip augmentation at pagpapalagay ng lip fillers. Full and pouty lips achieve sa halagang 80,000 pesos. Pero hindi pa raw dito natatapos ang listahan. Pagpapabawas ng taba sa pisngi, 35,000 pesos. Pagpapalagay ng chin filler, 35,000 pesos na naman. At pagpapaayos ulit ng kanyang ilong, 50,000 pesos naman ang inabot. Arm liposuction, 120,000 pesos. Eye LASIK, para hindi na kailangan magsuot ng salamin, 90,000 pesos. At para raw ma-achieve ang hugis bigas na mukha ng mga Korean, nagpa-Korean V-shaped surgery si Dean na nagkakahalaga naman ng 35,000 pesos. At nang maghilom daw ito, oras na para sa face reveal. After the face, wala ka nang mapagawa, pababa na yan. Na-pressure din ako sa mga nakakakita. Pag kita nila sa person, laki ng chan, anong arms. Kaya nitong Enero, sumailalim naman si Dean sa isang major surgery, ang 360 liposuction with Brazilian buff lip o tinatawag ding BBL. Sa surgery na ito, kinukuha ang taba mula sa midsection ng pasyente at saka ililipat sa puwitan para ma-achieve ang hourglass figure. Makalipas ang isang buwan, fully healed na raw si Dean sa kanyang operasyon at ready nang rumampa. Ang waistline na dating 36 inches, 28 inches na lang ngayon.
hindi naman porket self-love, papabayaan mo na yung family mo, diba? Ang nakukuha ko is happiness, syempre, na parang you feel pretty again, kahit busy ka, and pinafight mo kasi aging. Actually, nag-aging talaga tayo. Mahal natin kung ano yung binigay ni God. Nag-e-enhance lang naman tayo. As long as happy ka sa mga decision mo in life, kasi yung mga nagpaparito kay kami, happy din naman kami sa mga decision in life namin, so you have to respect it. Diba? So, iba-iba naman tayo. Ayon sa psychologist na si Dr. Mariglo Vicente, wala naman daw masama sa kagustuhang pagandahin ang sarili. Basta't huwag nga lang daw sa sobra. Kapag there's too much obsession, you know, sa pagpapaganda and retoke, this can lead to what we call body dysmorphic disorder. Kapag you are too preoccupied, you are already too obsessed, even with the minor scar or minor physical defects, it can be based on just imagination mo lang. So, kailangan either counseling as a start and then psychotherapy na. Ka-Juander, summer ready na ba ang inyong katawan? Kung hindi pa, mayroon daw non-surgical treatments na pwedeng subukan para matunaw ang tinatawag na stubborn fats. Ang model at influencer na si Sarah, feeling confident dahil ready for the summer na raw ang kanyang figure. Na-achieve daw niya ito sa tulong ng tinatawag na ultrasonic cavitation lipo o cavi lipo. Kung tutuusin, hindi naman daw talaga katabaan si Sarah. Pero bilang influencer at model, gusto niya raw na magbawas pa ng timbang. I've always been voluptuous before pa, but I'm doing modeling kasi, so sobrang nape-pressure ako with dieting and workout. So parang kahit anong workout ko or diet, yung fats talaga na hindi siya nawawala sa akin, maybe genetic na siya. Kaya nang malaman ng tungkol sa cavi lipo sa clinic na ito sa Pasig, hindi na nagdalawang isip si Sarah na subukan ito. Sa kanyang ika-apat na session, kasabay ng proper diet at exercise, nabawasan daw siya ng 1 inch sa kanyang waistline. At dahil regular na rin itong ginagawa ni Sarah, ang dati daw niyang 29 inches na waistline, 26 inches na lang. Hi! Good morning! Sinisimulan ang cavi lipo sa paglalagay ng ultrasound gel sa tiyan ng pasyente para maging madulas at mas epektibo raw ang treatment. Saka ihahagod ang cavi lipo 1 sa parte ng katawan na nais papayatin sa loob ng 20 minuto. Ang ultrasonic radio waves mula sa machine ang siyang tumutunaw daw sa taba. Hindi siya mainit, hindi siya masakit. As in parang minamassage lang talaga yung chan mo. Super relaxing. In the procedure itself, the ultrasound waves disturb, no, with vibrations yung fat deposits na to, which in turn after a few days will be excreted, mas mabilis na na-dissolve yung fat natin. No matter kasi how much you exercise, sometimes hindi talaga nata-target these stubborn areas. And this procedure can help with that. Pagkatapos ng cavi lipo, sunod na ginamit ang radio frequency wand ng 20 minuto para naman makatulong sa skin tightening. I love this treatment kasi for me, the next day, may result siya agad. Like, titighten agad yung skin mo. Ang bawat treatment kasalukuyan nagkakahalaga na 999 pesos kada session.